Hello everyone, good morning, good afternoon, and good evening to everyone, guys. I'm Christina and this is my channel, Christina's Vlog. Now guys, meron na naman po tayong napanood na isang video sa bahay ni Sir Rafi Tulfo. Anyway, bahay po yung tawag ko sa channel. So, sa nagsabi po na bahay, I'm using bahay as a term for saying channel. Okay, kung naintindihan mo ngayon, thank you so much. Anyway, nagpunta po tayo kanina sa bahay ni Sir Rafi Tulfo at ngayon nga po ay mayroong isang babae, si ate. Ayun, nagre-reklamo siya dahil ang kanyang boyfriend or I mean, ex-boyfriend, ex na kinakasama, ay meron nang ibang kinakasama. May isang teacher na siyang kinakasama. Anyway, si ate po, si ate Ida ay isang OFW, dating OFW sa Saudi Arabia. At ngayon ay nasa Pilipinas na siya. So, lahat po ng mga pera na ininvest niya, lahat ng pera na ininvest nila ng kanyang boyfriend, which is coming from her sa pinagtrabahuhan niya sa Pilipinas. So, di ba, akala niya meron silang pera na naitabi, akala niya meron silang tindahan, akala niya, yun, yung mga tri-bike, no, sidecar, yung sidecar ng, ano, yung sidecar na na-invest nila. Gustong bawiin ni ate kasi nga si ate niloko siya ng ex-boyfriend niya na si Edison. Si Kuya Edison na makapal ata ang mukha. Siya na nga ang tinulungan, siya na nga ang binigyan ng pera, siya pa ang nanloko. Ayun, ang magandang lesson po sa pangyayaring ito, tayo po kapag nagtatrabaho po tayo sa abroad, mag-ipon po tayo. At huwag po nating ibigay lahat, ng mga kinikita natin sa isang tao na hindi naman natin alam kung sigurado ba to na hindi tayo lulukohin. So, ito po ay boyfriend niya, ex-boyfriend na niya ngayon. Meron na siyang kinakasamang teacher. Ayun. Teacher nga po yung kinakasama ngayon ni Kuya. Edison naman luloko. And si ate gusto niyang bawiin lahat sana kung ni Sir Rafi Tulfo, hindi na daw pwedeng bawiin ang pera kung as long... Kung may kasulatan kayo, pwedeng bawiin. Pero as long as wala kang kasulatan at movable yan, gaya ng refrigerator, ayan, contador, ayan yung mga gustong bawiin ni ate. Nagpatayo din daw sila ng tindahan. Ayan. Pero syempre, yung tindahan nasa property ni Kuya yun. Ang gusto lang mangyari ni ate ngayon is, kahit daw hindi muna niya bayaran, bibigyan daw siya ng 1 year na palugit. Pero sana daw magamit ni ate ang tindahan. Para naman daw napakinabangan niya yung na-invest niya kasi nga naka-close din naman pala yung tindahan. So, 'di ba, para magamit ni ate. Ayun po, ang lesson, maikli lang po itong video na 'to. Ang lesson lang po sa ano natin, ang lesson lang po dito ay 'wag po tayong masyadong magtiwala yung iba nga 'di ba, asawa mo na niloloko ka pa. What more pa dun sa tao na hindi mo naman talaga asawa? 'Di ba? So, ayun po, huwag tayong masyadong magtiwala, isipin natin yung sarili natin, mag-ipon tayo para kasi yung sa working here in abroad, mahirap 'yan. Akala siguro ng iba madali lang. Akala siguro ng iba pinupulot lang natin yung pera. Akala siguro ng iba hindi tayo napapagod. Sobrang napapagod po kami, sobrang nagtatrabaho po kami ng mabigat po yung trabaho namin dito. Mabigat lalo dahil malayo tayo sa ating mga kamag-anak, sa ating mahal sa buhay. So, ang mapapayo ko lang po ay, hindi naman po ako expert, pero ang mapapayo ko lang is, ingatan mo yung pinaghihirapan mo. Huwag ka lang bira ng bira, huwag ka lang bigay ng bigay. Isipin mo din yung sarili mo. At, one day, syempre, itong work na to, yung pagiging OFW, yung pag-work sa abroad, hindi yan forever. May kontrata tayo. So, nag-expire ang kontrata. Ayun. So, ingatan natin yung pera natin na pinaghihirapan natin para one day, di ba sabi nga nila, pag may sinuksok, may madudukot. Para one day, na umuwi ka na ng Pinas, meron ka lang dudukotin, hindi yung pag may kita ka, go, bigay ka lang ng bigay, masyado kang nagtiwala. Ingatan mo yung pinaghihirapan mo. Yun lang po. At ang masasabi ko lang sa'yo, Kuya, sana may konsensya ka, Kuya Edison. Kung sana may konsensya ka, sana maibalik mo yung pera ni ate na hindi mo naman pinaghirapan. Sana maibalik mo man lang
yung hinihingi niya, kung hindi mo kayang ibalik ng buo, sana yung hinihingi na lang niya 100,000 ay maibalik mo ng buo. Diba? At sana ipagamit mo sa kanyang tindahan dahil close din naman to. So, ginawa mo lang yon, close din naman. Diba? At sana matuto ka ng, sana may natutunan ka din lesson dito sa sitwasyon na to. Sana wag mo nang gawin yun sa ibang tao, yung manloko. Kung hindi mo na mahal, sabihin mo na hindi na kita mahal, hindi yung tanggap ka ng tanggap, pero ayun, may kinakasama ka na palang iba. Ang sakit para sa kagaya namin, lalo kaming mga babae. Diba? We work hard for it, then ayun, niloko lang pala kami. Ayun, so yun lang po guys ang masasabi natin sa video na to. And thank you guys for watching. And please subscribe if you haven't already. Please hit the thumbs up. And thank you for watching guys. Maraming salamat. And see you on my next vlog. Thank you. Have a good day. Ciao!